Hello, isang magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya natin mula sa Luzon, sa Visayas World, and happy third spot, LIVE, Live the Live. Sa episode natin to karakter sa Batang Quiapo, i-welcome natin Yuki Takahashi. Hello, we! Hi, Jai! Miss you! Hi, Hindi mo ako nakita. Paano kaya naging magkikita yon? Not sure kung napansin mo ko, pero yung last na nakita tayo was yung nagkaroon kayo ng con somewhere in Ortigas. Tapos yung press ko na yon ay paon sa nasabing concert. Kamusta ka? Yes. Ito naman, I've been doing good and I've been super, super happy with all of the blessings. And yeah, actually, nung month na yon, that was December. So yun lang yung pinagkakaabalahan ko nung year na yon. Pero grabe, thank God with the blessings na pumasok netong 2023. Grabe, no? Parang that time, I'm not sure if may idea ka na you're gonna be part of this teleserye na talagang pinapanood, inaabangan yung mga characters, which is ang Batang Quiapo nga. So, nung in-offer sa'yo itong Batang Quiapo, kamusta? Paano yung naging reaction ni Yuki? Kasi syempre, malaki to, prime time, Coco Martin. Yes. Actually, na nakarating lang sa akin na parang naghahanap sila ng new face, new character, which is kay Camila. Thank God, hinandpick nila ako. So it's very, very, I'm very, very grateful and it's an honor to work with the cast. And especially, this is ABS-CBN. So sobrang thankful ako na naging part ako ng one of the biggest teleserye ngayon. So yun, super happy and super excited with kung ano man yung mangyayari sa character ni Camille. So you mentioned handpick ka as Camille. Yes. So meaning ba nito, hindi ka dumaan sa process na, oh, may mga girls na kailangan pumunta para mag-go-see, para mag-audition for this role. Oh, wala nang ganong nangyari. Talagang Wala. tinawag na. Wow! Yes! Kaya nakakagulat. Like parang napatanong nga ako nun, paano kaya nila ako nakilala? So parang kinilig ako ng very bongga. Dahil sa nangyari na hinantik nga nila ako. O, kamusta? Nung nandun ka na, syempre, unang-una niyan, ang mga direktor niyan, diba? Si Kuya Coco din. Nawala si Yuki. Ayan mga kapamilya, live na live po tayo. Iniwan ni Camille sa ere. Sorry, hindi, baka nagkaroon ng technical problem. So, habang wala po ang ating isa sa inaabangan sa Batang Quiapo na si Camille, magsa-shoutout po muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa ating mga viewers. Ayan, so i-comment niyo po down below ang inyong mga pabate. Wala lang pong pa-iPhone kasi hindi po tayo nagigay ng iPhone dito. Charing, ayan. Hi! Si Mami Oni. Ayan, anong nangyari? Wala ka. May tumawag sa'yo, no? Bigla lang nawala. Sorry. Ayan. Akala ko may tumawag. Di ba ganun yun? Pag may tumatawag. Sasabihin mo mga katagang, wait lang, naka-live ako. Di ba ganun? What? Yung mapapasabi ka nang, teka lang mamaya, pwede ba? Teka lang mamaya, naka-live ako. Ito na. So yun na nga. Kanina sabi ko, bago ka naputol, nung time na pumasok ka na, nasa set ka na, syempre, isa sa mga director at saka yung pinaka-mind talaga din ng Batang Quiapo, si Kuya Coco. Ayan, yes. Natanong mo ba sa kanya, nasabi mo ba sa kanya na, Kuya ko, Direk Coco, thank you po, bakit po siguro ako, paano niyo po ako nakilala? Ganun, mga ganun kang moment. Actually, hindi ko pa sila talaga nakaka-work and hindi ko pa sila, wala pa akong chance na makausap sila in person. Pero sana sa next taping, I would wanna ask Direk Coco, direct pa kay Direk Coco na paano yes. Siyempre, gusto ko rin malaman yun kasi I don't know how. Diba? Yun. Totoo. Hindi, alam mo kung bakit ko medyo bina-background yung questioning, yung experience. Because I remember my first ever interview with you is nung time na sobrang kasagsagan ng pandemya. Kumu days pa. Yeah. Remember, nung Kumu days, parang doon kita unang nakilala, doon kita unang na-interview. And then, na-mention mo sa akin, kung hindi ako nagkakamali, sinabi mo na it's just your parang pastime ng pandemic at gusto mong pumaya. Yeah.
Kaya ka talagang Yeah. nagtitiktok ng nagtitiktok, di ba? At sa Yes. kakasayaw mo, doon ka nag-lose ng weight, doon ka na-discover. Pero di ba dream Yes. mo talaga napasukin ng pag-aartista before pa? Of course, like it's really my ultimate dream na maging artista. And ang galing mo, ah, naaalala mo yung conversation natin from last year. Guys, nakikinig talaga si DJ Jaiho, yeah. Hindi lang in last year. Hello, 2021 pa ata, yun yung una. Tapos, di ba, ano, as in talagang every night kang nagsistream na hanggang madaling araw. Tapos may mga pa-challenge sa'yo yung mga kumunizens. Di ba? Oo, Yes. tanda ko noon, hindi ka pa pumapasok doon sa parang isang variety show noon sa TV5. Yeah. Wala pa talaga. Nung Oo. time na yun, talagang kumulan talaga ang buhay ko tsaka TikTok. Galing mo. Okay. Oo naman, syempre, ano, syunga-syunga lang as host. Hejaring. I love it. Oo. Totoo. Hindi, pero eto na, ayan na. Bilang si Camille ka, kamusta yung napalabas na, nakikita ka na ng mga tao? Pag lumalabas ka ba ngayon or yung mga comments sa'yo, anong nafe-feel mo doon na, Camille, ganto ganyan, bakit ka sumama kay ano, David, yung mga ganun Yeah. eksena. Yes, actually, sobrang na-overwhelm ako at first. Na parang minsan, ako ba tinitignan nila? Ako ba yung tinatawag nila? Pero I'm very, very happy when other people call me by my character name, which is Camille. So parang nafe-feel ko na, oh, okay. So nandito na ako sa step na to, nandito na ako sa milestone na to, na nasa loob na ako ng ABS. And people do recognize me. And like, it's not just hindi ka lang ano, hindi ka lang just TikToker na, which is eto na, nandito ka na sa pangarap mo na parang they know me, and I'm very, very happy and thankful sa Batang Quiapo kasi I've never expected in my wildest dream na makakarating ako in this position. Yun. Paano yung naging transition mo niyan? Syempre, as a dance, sa dance ka talaga namin unang nakilala, into actress naman, sa pagiging actress. Papaano yun ang naging transition mo? Actually, when it comes to transition, parang hindi ko na siya naramdaman. Na parang I have to grab every opportunity na darating sa akin, and I'm just trying to enjoy every process. So parang actually hindi ko na naranasan or naramdaman na like super mo overwhelmed na, oh my gosh, andito na ako sa acting, andito na ako sa ganito. Ano bang pinagkaiba? Well, actually, ang dancing naman, kahit na hindi ako professional dancer, I love dancing. And I feel like dancing and acting, meron din naman silang similarity. Similarities. Yes. Like, ang similarity nila is they both, it's both an art that conveys emotion, and then you're just trying to showcase your character while you're performing. And yeah, you're trying to affect people with what you do. So yun. So Totoo. that's the similarity. Wag kayong parang ano sa convey, di ba? Wag kayong parang ano sa yung parang ano kayo Yuki sa universe. convey, di ba? Oo. Pageant, ganon. Pageant pala. Titan. Sorry, sorry. Yes, oo. So in all fairness to you, hindi ka pinag-workshop? Like, oh, bago ka sumalang, ha, Yuki, mag-workshop ka para may idea ka naman. Walang ganon. Nagkaroon ako ng workshop sa Cornerstone, but that was last year. So, the last time na I had this workshop was with Direk Dan. And then, after noon, wala na. Pero, I am glad and happy na bago ako makarating ng Batang Quiapo is may mga acting na jobs ako na natanggap na I feel like I've learned. Kaya parang, pero I'm still learning till now. Yes. Still Totoo. learning. Eto, nakita ko rin. Sumampa ka na rin sa ASAP stage. Yeah. Oh, di ba? Sa mga nagsa-start sa showbiz at sa mga bago sa industry, di ba isa yan sa lagi nating sinasabi na dahil ASAP to. Di ba? Parang ganun yung iba na to, ibang level pag ASAP. How was it performing sa ASAP stage with the rest of the cast of Batang Quiapo? Of course, sobrang kilig. Kinilig talaga ako. And then I feel like that time I was dreaming, but I was just acting na parang normal. But deep inside, grabe yung kilig ko. Grabe na nakakita ko ng ASAP stage. Kasi syempre,
Sino ba naman nagpe-perform dito? Hello, sila Sara Jeronimo, sila Regine Velasquez. So parang ang saya lang na, na parang kahit papaano from afar nakita ko yung mga artista na yon, at I know na I was with this Batang Quiapo cast na I feel safe. Yeah, I feel safe and happy with them. Yeah. Totoo. Nakakatuwa yung nakita ko yung performance niyo. Na-enjoy ko dahil halos kasabay nung performance si ano, Mami Oni, diba? Yes! Siya pa nagturo sa akin sumayaw. And sobrang bait Totoo si ba? Mami Oni. Oo, siya nagturo ng koryo. Sobrang bait. Sobrang bait. Buti hindi ka tinanong ni Mami Oni ng ano, meron ka bang lemon? Wala naman, buti nga wala eh. Pero nagpicture kami after nun, kasama si David. Ayan. Oh, ito na. Nagbabanggit na tayo ng mga iba pang cast. Idiretso na natin ito. Meron ako mga pangalan na mga kasama mo sa Batang Quiapo, at ikwento mo sa amin kung ano yung experience mo working with them, or kung hindi pa man, ano yung nilook forward mo once na makasama mo sila or siya doon sa set. O kaya baka meron kang pwedeng i-booking dito sa mga babanggitin nating mga pangalan. Yuki, Okay. let's start. Ang una, syempre, isa-isahin natin. Ang nasa picture ay si Mr. John Estrada. Si Sir John Estrada, actually, na-meet ko na siya. Kung sa mga nanonood, alam niyo yun, yung motel scene. So, doon ko siya nakasama and grabe, sobrang bait ni Sir John. Sobrang humble, sobrang down to earth. And actually, I'm so excited to work with them pa kasi I feel like I'm gonna learn talaga. So, yun. He's so nice. Gusto ko yun. Alam mo, naiinis ako dun kay David nung sa motel scene na yan. Yung Di ba? pag di ba? Oo, yung pagising. Di parang, anong ginawa? Bakit? Ba't ganun? Ba't tayo nandito? Keme-keme. Di ba? Ganun. Tapos, pag... Oh, ginagaslight niya ako. Eh, ako Correct. naman, dahil nai-inlove na nga yung ate mo, wala, Eh, kasi, nanaloko. palibre ka din ng palibre, Camille. Wala ka ding ano eh. Diyanin. Yun pala yung Nangigil. habol. Nangigil Sorry na na, charing sorry chika na. lang, charing lang. Hindi, tapos diba Oo. yan yun yung paglabas na Juliet niya kasi nandun din sila ni ano, ni Mercedes Cabral, di ba? Oh. Nanonood ako, te. Oh. Oo. I love it. Yes. At saka hindi, loong pa po kayo ni Sir John Estrada. At saka, alam mo ba ako, pag nakaka-work ko siya, natatandaan ko lagi yung dati pa niyang show with Kuya Will and Kuya Randy, yung magandang tanghali Same. bayan, yung gano'n. Parang, Same. ganun yung nakikita ko na parang, hello, pinapanood ko lang to dati sa tanghali. Tapos gano'n, hindi pa rin nagbabagay yung show ni Sir John, gano'n. Oo. Sobrang gwapo niya in person. Totoo, totoo. Totoo Ang yan, lakas ng oh. appeal ni Sir John, yes. Correct, totoo. Next, of course, Miss Cherry Pie Pikachu. Oh. Siyempre, si Miss Cherry Pie, napapanood ko talaga to noon. Hindi ko pa siya nakaka-work but sobrang, sobrang, sobrang excited ako na maka-work sila. At siyempre, matuto sa mga veteranong actor kagaya ni Miss Cherry Pie na sobrang galing umarte, sobrang galing umiyak, sobrang galing magalit. So, I feel like medyo kinakabahan ako pero siyempre, sobrang excited ako. Masanging ibabaw yun. So, Totoo. Miss Kasi, Cherry Pie. tsaka hello naman si Miss Cherry Pie. Parang, di ata, ano eh, kumbaga sa lahat ng artista, ata siya yung di nagpapahinga. Di ba? Yung parang after Yes. ng isang teleserye, bagong teleserye naman, hindi na wala sa ano, TV. Si Miss Pie, oo. O, next. So, Susunod. kailangan kong matutunan yun. Totoo. Ay, Ma'am, Charo. Oh, si Ma'am Charo. Kinikilabutan ako. Siyempre, si Ma'am Charo na to. Siyempre, sobrang excited. Sobrang kinakabahan for sure. Pero more of thankful na magkaroon ako ng blessing na makatrabaho or makasama nga man lang si Miss Charo Santos sa isang kwarto. I would feel very, very blessed. So I'm excited to work with her and to learn a lot with acting and with showbiz. And I'm a huge fan of MMK. Correct. Totoo yan. Speaking of Ma'am Charo,
May mga nabasa akong memes sa social media na kaya daw nawala yung karakter ni RK. Kasi dapat imbis na si Sir Lou Veloso yung sasampalin niya, si Ma'am Charo daw yung nasampal niya sa eksena. Tama ba yun? Tapos kaya siya namatay sa eksena sa Tambatang Quiapo. Totoo ba yun, ha? Personalan na pa ba? Ay, parang hindi naman siguro. Siyempre, charing lang. Nabasa ko lang yun sa mga memes sa social media na ayan, patay na yung karakter ni RK kasi eto daw ang kwento. Chika lang. Yung sa mga chika-chika sa social media. Chika nila. Kasi imbis na si Sir Lou Veloso, parang imbis na si Sir Lou Veloso yung sasampalin niya, nasampalin niya si Mang Charo. Ay, yung pinatay tuloy siya. Actually, laro sila sa comment section, eh, no? Gusto ko nga minsan na parang gumagawa sila ng sarili na lang story, eh. Na parang sila na nagde-design ko ano yung mga mangyayaring next. I love it. Totoo. Kasi nga, sila ang tinatawag na mga pabida, kapamilya. Chari. Chari nga. Oo. Thank you so much for Ma'am Charo. Next. Yan natin. Ay, si Mokang. Si Mokang na napakaganda at napakabait in person. Sobrang, okay. kay ate Lovey po naman, sa kanya ko nakita at first time ko na makakita syempre ng big star na sobrang 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 humble, sobrang bait. And one time nakasama ko siya sa dressing room and I didn't felt na parang she was a big artist. So nag-aalok pa siya ng mga pagkain niya, may mga baon niyang pagkain. And yun, hindi ko pa nakaka-eksena si Ate Lovey pero syempre may excite ako na maka-acting si Ate Lovey po. Oh, thank you so much for that. Susunod, tingnan natin. Si David. Si David naman, syempre alam niyo na yan, guys. So, sa ngayon kasi, siya palang yung nakaka-eksena ko. Pero from how I know Makoy, sobrang bait ni Makoy and sobrang humble talaga na tao. And I feel like all of them as an artist, sobrang gagaling nilang umarte and syempre, I'm getting inspired with what they can do and their passion. Kasi behind the camera, sobrang ibang-iba yung character ni Makoy. And then in front of the camera, kumbaga parang meron silang tina-turn on a switch na sobrang bilis mag-off pag cut. And then pag on ng camera, okay na. Yun. Okay. Eh, kamusta? Si Makoy ba? Kilala mo na before pa in person, ha? Like, nagkaroon na ba kayo ng chance na makapagsama sa events, makapag-usap, bago kayo naging magkaparang partner dito sa Batang Quiapo? Parang there was this one event nung last year na nakasama ko si Kuya Makoy, Kuya Makoy, si David, tsaka si Elise. So yun, nakasama ko sila sa isang table and chika-chikahan yun. Oh, kamusta naman nung ano, unong nalaman mo na siya pala yung magiging parang love interest ni Camille? Parang okay lang kasi ano, komportable ako kay Ate Elise yun. Kaya okay lang na at least kakilala ko yung tao na nakaka-work ko for the first time in ABS and syempre grateful. Correct. Di ba? Syempre yan si Makoy, parang very angelic yung face niya. So pag nag-eksena kayo, o nag-eksena kayo, hindi ka ba nako-conscious minsan sa kanya na para ang fresh, di ba? Kasi nakikita namin yung chemistry tsaka yung rapport. Parang bagay na bagay talaga. Oh, yes. Hindi ka ba parang nakapaisip na natatawa yung, ano ba, Makoy naman. Parang hindi. Parang minsan kasi nakakatawa talaga siya. Pero minsan, ako kasi pag nagre-react ako na parang very work, yung parang pikit lang muna habang wala pa. Tapos kapag game na, doon kami nag-i-eksena. Pero ano, na-amiso ko kay Makoy. Actually, there was this one time na parang galit siya buong eksena. Nadala ko siya sa bahay. Nadala ko yung pag ganun-ganun ni Makoy. Nadala ko siya sa bahay, which is funny, pero sobrang effective. Kasi nadala din ako eh. Okay. Ano yan? Pag may mga ganun kayo, mga scenes together, nagpa-practice kayo ng ano, yung sarili nyong initiative na, Makoy, throw lines tayo, o kaya deliver natin yung linya natin with ano, paano natin to gagawin, o inaantay nyo na lang yung instruction ni Derek? Well, meron kami nakakapag-usap naman kami before the scene na kung paano i-atake namin, kung ano yung story behind this muna before yung eksena namin. So parang,
As well as siya kasi matagal na siya rin dito sa Batang Quiapo. So he helps me with the flow, kung ano yung dapat na ibigay. So, yun, ganon. Tsaka binibigyan din kami ng tips nila direct, which is na-appreciate ko talaga ng sobra. Correct. Alam mo kung ba't ko rin yung tinanong? Kasi nakapag-work na rin ako with Kuya Coco. And at the same time, may mga na-interview din ako. Like si Lovie, na-interview ko din siya. At saka iba pa mga cast ng Batang Quiapo. Na parang dito, very challenging din talaga. Kasi, di ba normally, hindi talaga to yung into the script ka. Yung talaga susunod mo yung script. Kasi ganun nakatrabaho ko sa Kuya Coco. Pero hindi ko lang alam sa inyo sa Batang Quiapo. Parang sasabihin niya sa'yo kung ano yung gusto niyang mangyari. Dapat bilang artista ka, di ba, dapat makapag-deliver ka doon kahit na hindi ka sumunod doon sa script or set. Gusto niya raw. Yes. Kasi di ba sabi ni Lovie, may time nga na hindi niyo alam na kinukunan na pala kayo, may time na hindi niyo alam na yun na pala yun. Kasi gusto niya natural na natural kumalabas. Yes. Natutunan ko sa kanila na acting is reacting. Acting is absorbing and listening correct. Before you react yun. Totoo. And speaking of that, ang susunod, tingnan natin. Ayan, si Direk kanina nabanggit ko. Mo, hindi pa kayo nagkakaroon ng chance talaga na mag-interact with Coco. Hindi pa nga. Pero, idol, idol yan si Direk Coco. Sobrang na-appreciate ko. Nagbigay ng speech. Hindi, kay Direk Coco kasi parang sobrang na-appreciate ko how he helps other artists. Lalo na yung mga, syempre, yung mga matatanda na, which I admire kasi nakakatuwa na there are people pala na mga sikat na ganun pa pala yung puso. Like, may puso talaga for everyone. And with Direk Coco, yun nga, from napanood ko yung mga interviews ng Batang Quiapo, so, may mga natutunan naman ako for Direk Coco. Tsaka sana makatrabaho ko na siya soon. Makasama ko siya sa eksena. And kinakabahan ako kung ano yung nararamdaman ko ngayon, kinakabahan. Pero sobrang excited at willing to learn. Sobrang willing to learn. Maraming nagsasabi even before na si Coco and McCoy, malaki yung pagkakahawig nila. Ikaw ba, madalas na nakakatitigan mo si McCoy, nakikita mo yon? Parang, oo, there are times na parang magkamukha sila. I think it's correct. The way they project themselves, paano sila umarte. Yeah, so bagay talaga na magkapatid sila. Ang galing ng cast. Yeah. Sobra. Totoo. Ang taray. Ayan yung mga pictures natin sa mga nakasama or sa mga kabilang sa cast ng FPJ's Batang Quiapo. O gusto naming malaman, syempre, ganyan nga. Maraming abang na abang sa inyo kay Camille at kay David. Ayan. Ano pa bang dapat nilang pakatutukan sa role mo, sa character mo, dito sa Batang Quiapo. Ayan, si Batang Quiapo. Si Camille ay isang sobrang bait na bata at lumaki siya sa relihiyosong pamilya, Katoliko kami. At sobrang masunurin siya, sobrang family-oriented. And then, ito nga, nakilala ko si David. Ayan, sana abangan nyo kung paano ko ba ipapakilala si David sa mga magulang ko at paano ko ipapakilala ni David sa pamilya nila. So, yun. Ako, sana naman, no? Huwag namang mapreg-preg si, ano, si Camille kasi naluloka ako, di ba? Di nila sa mot-mot ni Anik, ni David. Kaya, nahahagard ako sa kanya, eh. Naawa kasi ako pag ganun, di ba? Kasi parang, itong mga lalaking ko naman, masyado yung sinasamantala ang mga pagmamahal, yung mga ganun, wag ganun. Ayun yung maganda, di ba? Yung nakaka-relate yung mga viewers. Yes. I feel like, oo nga, maraming makaka-relate doon na parang, nagmahal ka lang naman, pero bakit ganito? Ala, ang drama! Diba, kasi, pag nagmahal ka, naging, ano ka, sunga-sunga? Oo. Which is reality naman ng like mga ibang tao, di ba? Ala. Oh, speaking of reality, ikaw ba, Yuki? Ayan, maiba tayo. Kanina puro Camille tayo o FPJ's Batang Kaya po ganyan. Ikaw ba gano'n kapag nagmahal ka ba, eh masasabi mong parang may pagkakaparehas kayo ni Camille na nagiging marupok, yung bumibigay ka talaga, gano'n. Si Yuki? Bilang Yuki ba to? Oo, bilang Yuki yan. Na-experience mo na ba na talagang yung sumuway-suway sa mga keme ng magulang, di ba yung mga ganyan? O, yung maglilihim.
Well, syempre napagdaanan ko rin naman yun. And I feel like medyo marupok din ako. Marami Pero talaga. nilalabanan ko, mga nilalabanan natin. Medyo same Totoo. pero not same, ha? Huh? Parang ganun niya. May pagkakaparehas, pero at isa tunay na buhay. Nagagawa mo, ano, di ba? Masabihan yung sarili mo, no, 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 malito. Di ba yung mga ganon? Oo. Hindi malito, pero mahal ko siya eh. Hindi kaso na stress ako. Hindi, pero mahal ko talaga siya eh. Alam mo yung mga ganong moments. Correct, oo. So ikaw ba sa tunay na buhay, kapag nasa stress ka, ano ka, iiwan mo na lang at mas pipiliin mo na maging payapa yung mindset, ganon, peace of mind, ganyan. O kahit na masakit na, kahit stressful na, ilalaban mo pa rin kasi mahal mo. Ay, papunta tayo doon. Ay, iba ka talaga, DJ Jamil. Ako, siguro ano, ilalaban hanggat nakakaramdam pa ng kirot hanggang mawala na. Uy! Hello! Oo, ganon. Oh, grabe. Na-experience mo na yan o nangyari na yan sa life mo na patuloy mong nilalaban kasi nasasaktan ka pa rin at inaantay mo na lang na maubos ka. Parang oo, dumating din naman ako sa point na ganun. Pero hindi lang naman siya ano, like sa boyfriend lang. It can, lahat ng relationship. So I'm the type of person kasi na hanggat mahal kita, I would stay. I would try to understand. But, syempre, I won't tolerate the bad actions that you would do. If I have to end it, I will end it for both parties para sa peace nating dalawa. Pero if kaya pa naman ayusin, bakit di natin ayusin hanggat malay mo, ikaw na lang yung inaasahan ng tao na yun, tapos iiwan mo pa. So parang ganun. Totoo yan. In fairness, I love hearing your answers. Nakakatuwa, nakakahappy. O maiba ako, hindi ko na idiretso sa usaping pag-ibig. Ikaw, maraming mga nakakrush sa'yo sa social media. Marami ang pumapantasya sa'yo kahit na ikaw ay very cute girl ka. How do you handle yung mga ganun? Like yung mga comments? Di ba? Kasi grabe naman comments yung mga tao. Parang napaka-vulgar na sasabihin nila yung gusto nang sabihin. Paano mo na-handle yung mga ganun, Yuki? Well, pag ganun, parang either kagaya nga ng sinasabi ng mga artista, wag mo na lang basahin. Basahin mo yung mga magaganda, pero if nakita mo na yung unang sentence, oops, parang ang pangit agad ng labas, iskip mo na para for your mental health na lang. Yun. Kasi I feel Correct. Eh, like pero sa bashers ba, ikaw ba, naapektuhan ka pa rin? ngayon, thankfully, wala pa naman ako masyadong bashers. Pero if darating man yung time na yon, syempre, hindi natin Wag mo nang maiiwasan. i-wish. Ang tangin lang, pero kung darating yung time, wag mo nang i-wish. Tsaka yung idea. Para prepared lang tayo. Oo, para at least, no, ready na ako. Oo. Pwedeng masaktan. Pero wala, wala. Wala pa naman. Thank God. Okay lang. Perfect. I love it. Ang saya ng chikahan natin, na-enjoy ko siya. So, Yuki, congrats. Sobrang Thank kita you, ko Jarlo. sa aura mo, kita ko sa mata mo that you're very happy with everything that is happening to your career right now. Ang sarap sa feeling na makita yung journey mo, na masabay pa Of yan kita course. namin, di ba? Aww. Na para now, di ba? Nasa prime time si Yuki. And she's doing great sa kanyang pagganap bilang si Camille. Sobrang keep up the good work, pagpatuloy mo yan. Thank Kasi you. Ito, kilala ko tong batang to. Mabait din ito. Alam niyo ba, kung, ano pa siya niyan? Parang naka-tone down pa siya ngayon sa interview as a sweet girl siya. Pero ano yan, very welcoming talaga siya. Like, halimbawa, di ba, kung bet kanyang kachika, bet kanyang kausap, kung paano ka. Par, alam mo ba, ang pagkakakilala ko sa'yo, nung una kitang na-meet ng personal, parang kang chameleon. Yung kung paano yung taong kaharap mo, ganun din yung energy na binabalik mo. Yes. Oo. Oo. Eh, parang coping mechanism na talaga yon. Kasi, di ba, makiramdam tayo kung ano yung gusto ng tao. Parang ganun. Hindi, pero ano, hindi siya yung it's a... paepal. Hindi siya paepal. Like,
Yung ang sweet nung ano niya, atake niya na siya yung unang sabi na, nice to finally meet you, DJ Jai. Ganon sabi niyang ganon sa akin, natatandaan ko yun. After yung press con, Oh. niyaya ko siyang mag-TikTok-TikTok dahil giniling-gilingan ako ni Yuki. Akala niya naman dancer ako talaga. Akala niya, uy, sabi ko, Yuki, hindi ako dancer. Huwag mo ikodo. Binonggahan eh, no? Hindi ka naman kasi nagpapatalo, kaya nainganyo ko. Ganun tayo, di ba? Talo. Ayaw pa kabog ni Bading. Oo. pero eto na, Yooks. Ayan, I'm sure meron ka pang ibang schedule na dapat mong gawin. Bitin ng oras. And I wish and I hope na sana sa susunod, harapan na magkaroon tayo ng chance na ma-interview ang isa't isa. Yes. Interviewin kita, kilalanin pa kita lalo kung ano pang mga dapat abangan sa'yo soon yan. Pero ngayon, invite mo silang lahat na patuloy kang subaybayan, panoorin, at yung mga iba mo pang ganap, take it away. Go, UK. Ayan, hello, hello sa mga viewers ng ABS-CBN at Hotspot. And maraming maraming salamat sa panonood ng live. At sana supportahan niyo ako dito sa FPJ, ang Batang Quiapo. Ako po si Camille dito. At sana supportahan niyo rin yung iba kong projects, kagaya ng Pure Gold, ang lalaki sa likod ng profile. Ako po si Anggedon. Every Saturday, 7 p.m. po yan lumalabas sa YouTube channel ng Pure Gold. Lumalabas din po ako sa Net25, Anong Meron Kay Abok. Ako naman po dun si Johnny. Every Saturday uli, 7 p.m. as well. At sana ma-air din yung I Love Lizzie kasi ako yung best friend ni Barbie dun. So ako si Kring. At yun, mayroon pang bagong lalabas na palabas, which is ang Pangarap Kong Oscars by MavX. Ako naman ay isang aswang doon. So sana subaybayan niyo yun sa cinema. At yun, maraming maraming salamat. And do follow me sa lahat ng social media account ko, which is Yuki Takahashi with triple I sa Yuki. And yun, thank you. Diba, imagine, hindi ka lang sa teleserye, yung movie niyo ni Barbie at saka with Kaloy. With Carlo, yes. Tama. Kuya O Kaloy. diba? Pelikula ka din talaga, pangkalahatan na talaga ito. Ituloy-ituloy mo yan dahil deserve mo yung nangyayari sa'yo. At isa ka sa nagpapakita sa mga nangangarap din na diba parang the right, your right time in God's perfect timing, diba? Darating yes. sa'yo. Dahil kumpara sa'yo at sasabayan mo ng pagsisikap, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Yes! Thank you! Totoo yan. And that what really happy. Like, ayun talaga yung nangyari sa life ko. Aww. Totoo. Thank you. And deserve mo, anak. Huwag kang, ano, huwag kang mapapagod kapag ka, I mean, huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Pero kung napapagod ka, you rest, enjoy lang. Basta, stay happy. Alam mo yun, gano'n. Dapat yeah. lagi ka lang masaya sa ginagawa mo. Thank you so much! Thank you! Thank you, everyone! Thank you! Yes, ayan, live na live po tayong napanood ng mga kapamilya natin. Pwede rin pong balikan ng episode na ito. Walang ibang gagawin kung hindi i-share nyo lamang po itong live interview natin with Yuki Takahashi o kilala natin bilang si Camille sa FPJ's Batang Quiapo. Kita-kits tayo sa susunod na episode every Tuesday and Thursday. Dito lamang po yan sa facebook.com/ABS-CBN Network, 3:20 p.m. Mga kapamilya, maraming maraming salamat. Ako po nag-isang beshi ng bayan kasama si Yuki Takahashi. Ako po si Jaiho. Keep safe, stay healthy. Bye! Bye!